Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ten, huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa, huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyo lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayong madala, hindi po kayong nag-isa. Ito regional, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay. Mag-usap tayo, Vicky Osawa. 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishima. Mag-usap tayo kapag nag-usap tayo. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas padat. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inaalintana mga hirap na dinaranas sa tuwi na ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan, na di naghihintay kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan, na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya, ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin rin po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagus, maghari po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin. At makita rin po ng bawat isa kung ano man ang kanyang kamalian, at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon,
na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao ng walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Hinahanap ko yung camera at nagsusulat ako. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Alam nyo, tingnan nyo, bago ang studio natin. Dito pa rin po to, inikot lang natin. Kasi today po may special guest tayo and later you will hear a lot about mga singing, mga nangangailangan mga anak nyo, nangangailangan ng talagang parang teacher na totoo talagang tuturuan sila para lalong gumanda ang boses. Mamaya po andito siya, special guest po natin dyan from the Philippines. Biro nyo yung time nila ibibigay sa atin ngayon. Kaya huwag kayong aalis. Stay tuned lang po. And speaking about the ano po, yung tungkol dun sa immigration na nangyari problem the other day, nakita nyo naman yung vlog ng tita, ng lola na. Hindi na tita, lola na. Diba? Inayos-ayos na natin and for the last minute, nakasakay siya ng eroplano. Diba? Ang saya-saya. Kaya mga kababayan ko, huwag po kayong mawawala ng pag-asa basta as long na kompleto kayo sa documents at pagsagot nyo sa immigration is talagang, I'm here, I'm going to Japan to help my family. I'm going to Japan kung talagang working visa ka to work. Answer them. Sagutin nyo. Nothing to worry about it, di ba? Kaya blessing, ang pagsubok ng Panginoon binigay dun sa kababayan natin at nandito na siya ngayon karating and I'm going to meet her tonight. Mamimit ko siya and then we'll talk about it. Kakausapin po natin siya maski konti. Anyway, ngayon po na pakinggan nyo yung kanta siyempre mamaya. Andito siya mamaya, marinig niyo po yung sing along together ng talagang kumanta ng mag-usap tayo. Oh my God! Surprise po talaga ito, talagang super. Binigay niya yung time niya. Alam niyo, holiday sila rito pero na ako. Actually, ano nga, inistorbo ko sila kasi sabi ko, binigla ko siya, sabi ko, kakanta ka ha. Kaya ayun, mamaya po, makikinig. Excited, di ba? Nga pala po, gusto ko munang batiin ang aking apo. Magbe-birthday sa April 5, pero the party will be on Saturday. Oh well, it's April 5. Tama ba? Happy birthday to my apo in America. Nakatira po sa America, my apo, Sophie. Ang tawag ko sa kanya, Pipay. Nako, ang nanay niya, very excited kasi every year itong nanay niya, talaga naman, ang birthday ng anak niya talagang bongga para magdidibu. Alam mo yun, pag solong anak, minsan siguro talaga yung time mo, maibibigay mo lahat eh. Pero pag nagtatlo na kaya yan, maibibigay niya kaya. Joke. Narinig mo ba, anak, huwag ka magagalit? Nag-joke lang ako. Anyway, marami pong nangyayari sa pag-usap tayo, team. Alam niyo po ba, kumukonti na kami, o diba? Kaya maski kumonte, alam ko nandiyan pa rin kayo. At alam ko may darating na magandang chance na ibibigay pa rin para sa mag-usap tayo. Dahil I was telling everyone, kasi marami po nagtataka, ang dami mo ng followers, sigurado nag-ano ka nagmamon. No, I'm not. Iulitin ko po. But I was so thankful, maski hindi po nagmamonetize pa ang ating mag-usap tayo, pero nandiyan kayo. Diba? Nandiyan kayo na talagang listening to me. Talagang kung halimbawa nangangailangan kayo ng someone to talk to, andiyan kayo. Hindi nyo ako iniiwan. Kasi ang every time dito sa mundo kasi, merong papasok, merong palabas, 'di ba? Kaya don't worry kung may lumabas man, may papasok.
Kaya wag tayong magsyadong, ano, ay, ba't siya umalis? Ay, bakit? No, I'm not. Hindi ko gagawin yun. So thankful, siguro may chance na mas maganda sa life niya. Kaya yun ang iniisip ko when somebody told me, nag-team, mag-usap tayo, ma'am, pasensya na po, hindi ko na kaya ganun. Okay lang, go on with your life, di ba? I'm still here if you needed me. Basta nandito ako. Kaya nga po, ang team, mag-usap tayo, solid na solid, ang hindi umaalis talaga ang aking super sister. Nandiyan pa rin siya, kahit pa nagigera-gera kaming dalawa, hindi niya ako iiwan. Kaya mga kabayan ko, don't worry, kung halimbawang may pumasok at lumabas, iniwan kayo, okay lang yan. Okay lang yan. God is there, alam niya. Alam niya na may mas magandang darating sa'yo. Kung baga sa ano may kasabihan, di ba? Kung may butas, may pantakip yan. Hindi maring mawala. Hindi mawala, pwedeng mawala ang isang ang butas, sa mama na butas yan. Matatakpan at matatakpan yan. Basta stay tuned ka lang at always remember, manalangin lang. Manalangin lang. The most important is manalangin. Siyempre, may kanya-kanyang buhay. Hindi mo naman maibibigay yung saya na gusto niya. Malay mo, hindi na talaga yun ang gusto niyang buhay o hindi na yun ang gusto niyang sweldo. Whatever. Pero nagpapasalamat ako na kasama ko rin siya dito sa Team Mag-Usap Tayo. Kaya mga kababayan ko, ang Team Mag-Usap Tayo, kumukonti man kami, pero alam ko may darating na mas bigger and bigger na galing sa Panginoon. Anyway, sa opening ko, masyadong mahaba na naman. Magpapasalamat po tayo, narinig nyo ang kanta. Siyempre, ang the most, alam nyo, ang number one fan niya, ang husband ko. Sa totoo lang. Sabing ganun, kaway-kaway daw kasi. Kasi talagang cute siya. Kahit anytime mo siya makita, lagi siya nakatawa. Lagi siyang talagang, ay, talagang sweet. Sweet na sweet talaga siya. Mamaya makikita niyo po talaga siya. Walang iba kundi si Miss Ladine Rojas, di ba? At ang nag-compose, siyempre. Ang talagang nag-discovery, nabuksan ang Mag-Usap Tayo. Walang iba, ang sikat na composer, number one for me. Para sa akin po siya ang wala nang iba, walang kapare si Mr. Benny Saturno. At ang ating mga bestie-bestie, syempre pa, mga showbiz-showbiz din, Direk Dante Brillante Mendoza, ang sikat na director. Panoorin niyo yung mga sa Netflix, Netflix yung nga pala yung tinda ko. Kaya yun. Anyway, syempre, andyan din po, syempre, ang sikat na best actress, Miss Judy Ann Santos. At ang ating super bestie, Miss Jacqueline Jose. At ang ating kababayan, nandito po, nandito sa Japan, si Miss Beverly Kaimen. Yan po, talaga nagpapasalamat ako. At marami pa pong mga showbiz na katropa natin. Andiyan sumusuporta po para sa Mag-Usap Tayo. Honto, arigato gozaimashita. And also, condolence po. Siguro nabalitaan nyo si Miss Angela Perez. Pumanaw na po siya. Very sad. Kasi when I was in the Philippines, nagkita kami. And we're planning to do get together ng mga 80s. Alam niyo mga 80s ba? Kaya lang siguro talagang ang kandila niya ay talagang kailangan na niya muna magpahinga na. Niya na magpahinga. Yan po. Very sad, very sad. Condolence sa pamilya ni Miss Angela Perez. Kaya mga kababayan ko, remember, ang buhay natin, hindi natin alam kung kailan. Kaya always do good, think good, and be positive. And always remember, don't stop praying whatever happened, Kahit ano pa, kahit kahapon, ang bait-bait mo sa kanya, biglang the next day, ang sama ng tingin niya sa'yo, okay lang yan. Keep praying, don't stop. Kahit ano pang nangyari, kahit kaparis ko, nasunugan kami. Pero here, look at this, andito na kami, o diba? Binigay ng Panginoon, and we're hoping na on October, tapos na po yung bahay natin, yung ating studio sa na nasunog last year. Mag-anniversary na siya. It will be 1 year on May 18 ang nasunog na balay natin dito sa Yamanashi. And God's will, lalo na siyang gumaganda ngayon. And standby po kasi magiging hotel na po siya. And now, syempre pa po ang ating laging sinasabi. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Tandaan niyo po, hindi kayo nag-iisa. Anything that happens, nakalimutan ko yung buong words, kaya okay na rin siguro yon. Basta anything happens, tandaan nyo po, ang number one kasing nakakalungkot sa tao, pag naisip mo nag-iisa ka na, nagkakaroon ka na ng self-pity, at naiinis ka na sa mga tao, di ba? Kaya don't think about it. Kung dumating sa isip mo yon, close your eyes and pray. No, you're not alone in this world. And you cannot live alone, no.
Maski anong yaman mo, maski anong sikat mo, maski anong genius mo, hindi pwedeng matapos mo ang saya ng buhay ng nag-iisa. Sumasaya tayo dahil andyan ang mga kapwa-tao natin, andyan ang Panginoon. At paggawa ng magagandang bagay at pag-iisip dito sa mundo. I was talking to yesterday to Miss Ladine and Mr. Benny Saturno, of course. Sabi nga namin dalawa, no, everything in this world, lahat, kahit ano pakita nyo ko, oh, nabili ko sa Divisoria, di ba? Hiram lang po ito. Hindi natin madadala yan pag tayo pumanaw. Kaya remember, every day, think positive, keep praying, don't stop, do good. Yung makagawa ka lang ng kahit ano pang alam mong gumawa na nang hindi siya maganda and you still smile for her, for him, napakasarap ng pakiramdam. Ang hirap matulog ng galit ka sa puso mo. Ang hirap maglakad na makasalubong mo yung kaaway mo. Diba? So anyway, andito na po tayo sa ating bagong mga segment. Walang iba, pasok na po tayo sa ating buhay mo, hawak mo. Onegaishimasu, Manager. Paalala, payo at pasasalamat mula sa inyong lingkod, Miss Vicky Ozawa. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang desisyon at sariling pananaw sa buhay. Kung nais nating irespeto tayo ng ating kapwa, marapat lamang na simulan natin ito unang-una sa pagbibigay ng respeto sa pananaw at paniniwala sa buhay ng ibang tao. Ang respeto ay inaani mula sa pagtatanim ng mabuting gawa at hindi ito basta-basta na ibibigay lamang. Sa madaling sabi, kung gusto mong respetuhin ka, hindi mo mapipilit ang mga tao na respetuhin ka dahil lang sa gusto mong irespeto kanila. Ang respeto ay ang ating pagtanggap sa kahit sino pa mang kapwa-tao kung sino sila, kahit na iba sila sa iyo o hindi ka man sumasang-ayon sa kanila. Ang respeto natin sa pananaw ng iba ang dapat mangibabaw. Respeto, pagiging mabuting tao at pagiging totoo ang iyong ialay sa iyong kapwa tungo sa mapayapang pamumuhay. At ang pinaka-importante sa lahat ay ang pananampalataya at pagdarasal sa ating Panginoon. Dahil ito ang pinakamalakas nating sandata sa laban ng buhay. At palagi po nating tandaan na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay wala tayong pag-aari. Lahat ay hiram lamang pansamantala mula sa ating Panginoon. Ang ating tanging pag-aari lamang ay ang ating pusong malinis na madadala natin hanggang sa huling sandali, tungo sa buhay na masaya at walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Maraming salamat. Ang buhay ng Pinay kasama ang asawang Hapon. Si Margaret, hindi niya tunay na pangalan, ay nakapangasawa ng Hapon. Para sa kanya, ito na ang sagot sa kahirapan na kanyang dinadanas sa Pilipinas. Ngunit hindi naging madali ang kanyang buhay sa piling ng asawang Hapon. Bagaman na ibibigay sa kanya ng kanyang asawa ang mga material na bagay, hindi niya naman mahanap ang pagmamahal na kanyang inaasam mula sa asawang Hapon. Nakasusuot siya ng mga mamahaling kasuotan at natitikman ang masasarap na pagkain, ngunit dama niya pa rin na may kulang sa kanyang buhay may asawa. Ang malungkot pa ay hindi man lang ito tumutulong sa mga gawaing bahay. Ayaw din nitong nagpapadala siya ng pera sa kanyang mga kaanak sa Pilipinas. Sa katunayan, ay inaalam pa ng Hapon kung saan napupunta ang sinasahod nito. Ano man ang ating lahi, deserve nating mga babae na mahalin at tayo ay irespeto. Ayon nga sa kasabihan, never settle for less. Lumalabas tayo sa bansa para sa mas magandang buhay, hindi para apihin at alilain. Kaya naman, hikayatin din natin ang ating mga asawang Hapon na tulungan tayo sa mga gawaing bahay. Atin ding tandaan ang kasabihang Hapon na Juta Sakana Esawa Agenai.
o sa wikang Filipino, habang sila ay nangingisda, ibibigay ang lahat sa iyo. Higit lalo ang mga material na bagay, pero kapag nahuli ka na, wala na. Anak, naligaw ng landas dahil walang oras ang magulang. 9 taong gulang pa lang si Kurt, hindi niya tunay na pangalan, nang dalhin siya ng kanyang ina sa Japan para dito na mag-aral at manirahan. Mabilis na tutong bumasa at magsulat ng Hapon ang bata. Pero hindi naman ito mabigyan ng sapat na panahon ng kanyang mga magulang dahil abala ang mga ito sa kanilang trabaho. 8 taon nang lumipas ay na-inlove si Kurt sa kasing edad niya. Umalis siya sa poder ng ina sa halip ay nakipag-live-in sa kanyang girlfriend. Agad naman silang nabiyayaan ng isang anak. Dahil sa murang edad ng dalawa, hindi nagtagal ang kanilang relasyon. Mas prioridad pa rin kasi ni Kurt ang kanyang barkada. Kaya naman, sa tuwing nagkakapera ito, ay iniiwan na niya ang kanyang trabaho. Kaya hindi ito nagtatagal sa isang kumpanya. Dumating pa ang punto sa buhay ni Kurt na wala na siyang pamasahe man lang sa train. Dahil dito, ay nakagawa ng hindi maganda si Kurt. Dahilan para ipatawag siya sa presinto. Ang nakalulungkot pa ay hindi ito humarap maging ang kanyang mga magulang. Sa halip, nakiusap silang ako na lang muna ang makipag-usap. Wala naman akong magawa kundi tulungan ang mag-ina. Sa mga magulang, siguruhin natin na nabibigyan natin ng sapat na oras ang ating mga anak. Disiplinahin natin sila upang hindi maligaw ng landas. Bago natin sila dalhin sa Japan, siguruhin din natin na maaalagaan natin sila ng maayos at hindi sila makakasama sa Japanese community para hindi rin maapektuhan ang imahe nating mga Pilipino. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Ang malubhang karamdaman ni Myla. Matindi ang sikat ng araw nang tumawag sa akin ang isang kababayan upang humingi ng tulong para sa kanyang kaibigan na si Myla. Hindi nito tunay na pangalan. Inaabuso umano at sinasaktan si Myla ng asawang Hapon. Base sa kwento sa akin, may sakit daw si Myla at sinasaktan pa ng asawa. Kaya nakiusap siya na kung pwedeng itakas ito. Dahil hindi ko naman magawang basta itong kunin sa kanilang bahay, nakipagtagpo kami kay Myla sa isang train station malapit sa aming tahanan. Dito nakita namin ang babaeng payat na payat, namumutla at may mga pasa sa katawan. Hirap din itong lumakad. Dinala namin siya sa bahay ng isang Pilipino para doon muna pansamantalang manirahan habang inaayos ko ang kanyang papeles para mabigyan ng suporta ng Japanese government. Ilang kababayan din ang tumulong para pakainin, paliguan at alagaan si Myla. 5 araw ang lumipas, tumawag sa akin ang asawa ni Myla. Galit ito at gusto niyang ibalik namin sa bahay nila ang pasyente. O di kaya, siya ang susundo sa kinalalagyan nito. Hindi ako pumayag na kunin muli si Myla dahil alam kong sinasaktan ng Hapon ang babae. Tumawag muli ang asawa ni Myla at nakausap niya ito. Laking gulat namin nang sabihin ng aking mister na ang babaeng aming inaaruga ay mayroon palang malubhang karamdaman, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nang kinausap namin si Myla, agad niya naman itong inamin, kaya nagdesisyon na lang kami na ibalik na lang ito sa kanyang asawa. Pagkahatid namin sa babae sa kanilang tahanan, naroon at naghihintay ang asawa nito at isang staff ng City Hall na nag-aalaga kay Myla. Nakalulungkot isipin ang karamdaman na dinadanas ni Myla. Marahil sa kanyang hiya, ay pinili niyang huwag na lang ipaalam sa amin
na madubha ang kanyang kalagayan. Ang pangyayaring ito ay isa ring paalala na bagaman may karamdaman ng isang tao na kinatatakutan pa ng marami sa atin, huwag natin silang pandirihan, ipagtabuyan at husgahan, pagkos atin silang tulungan. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Matapos matulungang magka-visa, naglaho na parang bulak. Sabi ng iba, mabuti na raw ang maningil sa mga taong iyong tinutulungan. Minsan kasi, ikaw na ang tumulong ng libre, ikaw pa ang lalabas na masama. Magdadamdam ka pa dahil hindi ka man lang mapasalamatan sa kabila ng sakripisyo at abalang idinulot sa iyo ng iyong pagtulong. Ito ang nangyari kay Melly, hindi niya tunay na pangalan. Tinulungan niya si Lenlen na magkaroon ng visa dahil ito ay halos nasa blacklist na buhat ng ilang beses niyang pamimeke ng dokumento para lang magka-visa. Ang nakalulungkot pa ay matapos matulungan ni Melly si Lenlen ay hindi na ito nagparamdam sa kanya. Kahit na simpleng pasasalamat lang ay hindi ito ginawa ni Lenlen at bigla na lang itong naglaho na parang bulak. Mga kababayan, kung tayo po ay natulungan ng isa nating kababayan o kahit nanino man, huwag po natin silang kalimutan na pasalamatan kahit na hindi sa material na bagay. Ang simpleng pagsasabi ng thank you very much ay malaking bagay na para sa kanila. Kung tayo naman ay nakatikim ng biyaya, suklian din natin ito ng kabaitan ng ibang tao na tumulong sa atin. Dahil kahit saan man tayo magpunta, ang pakikisama at pakikipagkapwa ay dapat lagi nating bitbit, anumang oras at saan mang lugar. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Yan po ang ating Pinoy Diaries na nandiyan po siya sa Apple Podcast. Kaya mga kababayan ko, Negeshimas, the 94 stories po yan na mapapakinggan nyo, na malalaman nyo, who knows, baka isa po sa atin or na-experience nyo, hindi nyo alam ang gawin, andyan po ang, kumbaga sa ano, ang sagot. 94 stories po yan na nasa Apple Podcast, may English version and Tagalog version. Ang Japanese version, we will come up siguro, it will take a year bago na magawa yun. Pero paki-share at ipakinggan nyo po sa Apple Podcast. O negashimasu. Ngayon papasok naman tayo sa mga bali-balita. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito si Vicky Ozawa na mag-usap tayo. Marami tayong mga chika-chika ngayon. And syempre, andito muna tayo sa segment ng mga bali-balita sa loob at labas ng Japan. Ito pong unang balita. Mga mangingisda sa Cavite na bigyan ng cash. Wow! Aid ng SMC. Okay, galing ha? Ito po ay source galing sa Cavite News noong March 30, 2023. Okay, aabot na sa 2,000 beneficiaryo ang nabigyan ng San Miguel Corporation ng buwanang cash assistance sa lalawigan ng Cavite sa ilalim ng programa na 500 million handog tulong pinansyal para sa mangingisda. Aba, ang galing ha! Sinimula na ng San Miguel Aero City Incorporation SMAI ng SMC ang programa matapos ang buwan ng food assistance para sa 8,000 pamilya ng mga mangingisda sa mga bayan ng Rosario, Tansa, Naik at Ternate. Wow! Kabitin niya po ako. Maraming salamat, no, in advance. Sana mabigyan din yung iba, no? Ito pa po. Ang programa ng kumpanya ay sang-ayon na Social and Environmental Performance Standard ng International Finance Corporation, IFC, para sa New Manila International Airport
NMIA, project na itatayo sa Bulacan, Bulacan. Sa ilalim ng programa, mga 5,000 pamilya ang mangingisda ang mabibigyan ng buwanang cash assistance na 5,000 pesos hanggang sa matapos ang operasyon ng kumpanya sa San Nicolas Show Hall sa susunod na taon o taong 2024. May bilang na 1,074 pamilya mula sa Tansa at 658 na may-ari na mga bangka na gamit sa pangingisda mula sa Rosario ang initial na nalista sa programa matapos ang survey at proseso ng selection sa validation ng mga local na official at mga leader ng grupo ng mangingisda. Naganda, pasensya na kayo, bubulol pa. Popondohan rin ng SMAI ang Social Development Management Program, SDMP, para sa mga naturang lugar na may mga kurso tulad ng garment production at soap making scholarship para sa mga anak na mangingisda. At construction-based training sa pakikipagtulungan sa Technical Education Skill and Development Authority, TESDA. May mga programa rin ang kumpanya upang mabigyan ng hanap buhay ang mga kasapi sa apektadong komunidad at maging ang kanilang mga kapamilya sa airport project. Sa tulong ng mga eksperto ay bibigyan atensyon rin ng SMAI ang programa para sa site rehabilitation at restoration para maibsan ang epekto ng proyekto sa kapaligiran. Ito pa, makikipagtulungan rin ang kumpanya sa isang third party organization at sa Bureau of Fishery and Aquatic Resources, VFAR, upang pag-aralan kung paano mapaparamin pa ang huli ng isda sa naturang shoal matapos ang operasyon ng Boscali na contractor ng SMAI. Sa kasalukuyan, ang SMAI lamang ang naglatag ng mga programa para sa cash at food assistance sa mga apektadong komunidad mula mga kumpanya na may operasyon sa San Nicolas Shoal. We are constantly in touch with local government official and concerned national agencies to ensure that all needed measure and assistance for affected fisher folk communicate are implemented immediately and consistently during our operation and with further emphasis on mitigating and impact to the immediate environment during and even after our operation. Wika ni Ramon S. Ang, SMC President and Chief Executive Officer. Pinaalahanan rin ang mga mangingisda na sumunod sa safety protocols habang nangingisda sa paligid ng San Nicolas Shoal kung saan may operasyon rin ang Royal Boscalis Westminster NV. Binigyan ng SMAI at Boscalis ang mga mangingisda ng mga gamit pangkaligtasan tulad ng radar, reflectors, life vest, life buoy, rings, foam buoy, BUOYS, yun na lang, LED lights, at rechargeable batteries. Maganda yan, ha? Yung project na yan, sana naman talagang magdire-diretso, hantarigato, at hindi lang yung sa Cavite pa pala, no? Sana buong bansa, no? Kahit saan, mabigyan nila. Ito naman po ang pangalawang balita. Ang bagong silang na baby, natagpo ang patay sa water waste disposal. Ito po ay galing sa Japan News. Noong April 1st, 2023, Nagasaki City, ayon sa news na ito, isang bagong silang na baby ang natagpo ang patay sa loob ng isang water waste disposal facility sa nasabing lugar
noong April 1st, ganap ng alas 11:45 ng umaga. Nakita ito ng staff na nagsasagawa ng daily inspection sa nasabing facility. Ang baby ay hubod-hubad nang makita. Ang maruming tubig ay nagmula sa mga pangkaraniwang bahay at ilang commercial facility sa Higashi, Nagasaki City District, maaring mula ito sa mga nanggaling din ang patay na baby. Maaring mula sa mga ito nanggaling din ang patay na baby. Grabe naman. Sinisiyasat nila sa ngayon ang identify ng bata at kung sino ang maaring nagtapon nito. Naku, nakakonsensya. Makonsensya ka naman, ano? Sino man siya? Ano kaya ang reason? Kawawa naman. Ito po ang pangatlong balita. Nepalese na lalaki huli sa molestation charge. Hala. Ito po ay galing sa Japan News noong April 1st din. Tokyo, sinagawa ko ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang Nepalese na lalaki, age 25 years old, arubaito, matapos na mapatunayang sabit ito sa molestation charge laban sa isang high school girl. Yan na ha, boys! Nangyaring isidente noong February 27 sa isang kalsada na lugar na nabanggit, ang lalaking lasing ay nakasalubong ang babae na ay satsusya at dinala niya ang babae sa isang malupit na parking area at dito niya ginawa ang makamundo niyang pagnanasa sa babae. Diba yan? Kaya nga po sabi ko, pag naglalasing, dali niyo sa tiyan, huwag sa isip eh. Ay, nako. Eto pa po. Gamit ang mga CCTV footage at DNA na nakuha sa mas na naiwan ng lalaki na trace nila ito at nahuli. Buti naman. Ayon sa lalaki, nakala niyang pumapayag ang babae sa ginawa niya. Ganun. Anyway, yan po ang ating mga balibalita. Ito po si Vicky Osao na mag-usap tayo. At syempre, abangin niyo po ang ating special guest for today. Maraming maraming salamat po. Ito po ang inyong likod, Vicky Osao. At gayon po ay galing kay Miss Jane. Yan po ang ating mga balibalita. May magaganda, di ba? Meron medyo ding nakakalungkot. Dahil kaparis nung isang foreigner din, nakala niya raw pumayag, yung pala hindi naman. Ano ba yan? Sabi ko nga ganun. Ay, well, nakilala niya yung girl. O, nakasalubong lang daw, sabi siguro nung girl sa kanya namang ano, pananaw iba. So, yan ang mga pangyayari po. At minsan, no, nakakatakot na rin ngayon sa Japan, magbukas ng pinto. Diba? Kaparis nung isa-isa panlinggo, kung narinig niyo po yung balita natin na nagpanggap na taga-gas. Company sila ng gas, limang tao na kailangan ayusin yung gas, and then after nung pinasok sila, di ba, may dalang kutsilyo. Pero nakalaban naman yung ano, yung pinasok nila at yung isa, di ba, nalabanan niya, nasaksak niya rin ata. Pero iba ngayon, kaya mga kababayan ko, ingat-ingat po, lalo na ang inyong mga anak na dalaga paglalabas ng bahay. At ang isa pong gusto kong sabihin sa inyo, yung mga dalagita nyo, pag-ingatin nyo po na paggamitin ng mga cellphone, dahil meron pong nangyayari ngayon ng mga lalaking teenager o lalaking matanda, yung mga batang maliliit na nag-Facebook o nag-SNS, natatarget yan. Kung nabalitaan yung isang batang, kung di ako nagkakamali, 9 years old, di ba isinakay ng 24 years old na lalaki? Buti na lang yung bata, dala yung phone na pahawak sa kanya ng mama niya, may GPS na sundan ng mga pulis kung nasan yung batang babae. Bit-bit ng lalaki, sinakay sa sasakyan, anong alam ng bata? Kala niya, very good friend. Maski ako po, may na-experience ko yung mga pamapamangking ko, yung mga apo ko. Akala ko kung sino yung kinakausap na lalaki, nakinig ako dahil pinagamit ko yung iPad ko kasi para hindi maboring ba. Alam mo yon lola kasi. Habang gulat ako, may kausap na lakal ako, game. Pagrinig ko, yung pala. Sabi kong gano'n, boses matanda na yung kausap niyong lalaki. Sabi ko, sino yan? Nung narinig yung boses ko, nawala yung, ano, yung lalaki dun sa SNS. At malaman lamang ko eh, yung pala eh, nakakausap na nila at sinasabing mabait daw yung mamang yun. Diba?
Buti na lang po naging aware naman yung mga magulang. Ngayon naman siguro nasusundan na nila, kaya kayo po kung mga dalaga nyo, mga anak nyo ring lalaki na teenager, baka ma-target niya nung alam niyo yung nangyaring hapon, 'di ba si Rufy? Yung mga scam na ginagawa nila, kinukuha nila yung mga batang lalaki para lokohin yung matatandang babae rito. Kaya, naku, talagang kailangan po magkaroon kayo ng communication sa anak nyo. Hindi puro trabaho, hindi puro ganito, hindi puro bigay ng kung anong gusto ng anak natin, sarap na pagkain, whatever, pasyal din. Hindi po, communication with your kids. Importante yan, ano nangyayari. At minsan, ayaw nyo mapakailaman, kung ganyan mga baby pa, yung mga bata pa, kailangan i-watch nyo po yung mga pinanunood ng mga inyong anak sa cellphone, mga sa NSA, SNS ba yun? Oo, yun. Yan po ang ating masabi sa mga balita. At ngayon po, pasok na tayo sa ating commercial. Order na po kayo. Dito lang po, may address po dito. Tawag kayo. Netflix. May Netflix. Ang sarap. Oishi! This is Netflix. Very delicious. Recommended. Bye now. Tabi ta koto arimasu ka? Hai, tabeta in desu kedo, sugoku ninniku to shio no aru ga kiiteite, もう一度食べるとハマっちゃいます。とても美味しいです。これは機械を使わなくても人の手もできるのでとても美味です。なんだろ、皆さん買ってみてください。バイバイ。ちょっと美味しいですよ。はい、アジは辛いから。今日はね、こちらのビクトリアワールドというところからできているピーナッツをご紹介します。こちらは、ガーリックが入ったり、お塩とガーリックをスッと混ぜて、パンって入れて混ぜたもの。こちらのピーナッツはアメリカ生まれで、すごく美味しく柔らかいピーナッツとなっております。なので皆様もいっぱい買ってみてください。10個ぐらい買ってね。お安いので。
Yan po ang ating mga commercial. And today, nakikita nyo, sinama ko na opening ng ating ano, si Mr. Benny Saturno. Yeah. Siyempre, at si Miss Ladine Rojas. And for commercial muna tayo, yung napanood nyo yung ating Netflix. Ito po yung Netflix natin. May special offer po tayo. Mami, sasabihin ko sa inyo. Dito muna siya. For the meantime, siyempre pa, walang iba kundi ang kumanta na mag-usap tayo. Pakinggan po natin. Yay! Miss Ladine Rojas. Andito po siya on live. Yun. Yes. Okay, manager. Can we have the music? Yes. O nga pala, nagtagalog ako. Okay. Pakinggan. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulunas kapag nag-usap tayo. Yay! Yay! Live po yan, live na live. Narinig nyo si Miss Ladine Rojas, siya po yung talagang original at kinompose po siyempre pa ng number one nating composer sa Pilipinas, Mr. Benny Saturno. Ayun. So yan, nakikita nyo po. Andito kami live. So sa lahat ng viewers na mag-uusap tayo, yes. Keep on watching yes. This program and then i-improve po namin ang aming program. Program, yes. Mas marami pa po kayo makikita mga iba-ibang mga talagang matututunan nyo dito sa ating mag-usap tayo. Sari-saring topic, mga kwento na of yes. course igagay kayo ni Ate Vicky. Yes, kuya. Igagay kayo niyan para malaman natin kung ano yung dapat na gawin. Exacto. Sa Japan, paano susolve yung mga problema. Yes. And of course, isa lang ang solusyon, manood kayo ng mag-usap tayo. Yes. Yan po. Nakikita niyo, ang dami kong binabasang papel dito. Dada yung camera. Diyan, bumiye kao ka. Mucho to Chicago. Oli guys, yes ka. Yan. O, diba? Oops. Ayun. Ah, Miss Ladine. Usod ako dito. Sige, usod namin. Alam niyo naman kami, adjustable ang aming studio. Darating diba? Yung Vicky na lahat pa isa-set up natin properly. Yes, kasi thank you, kuya. We will come up with 3 cameras since meron tayong tinatawag na video mixer. So, isi-switch lang ni manager kung sino yung nagsasalita. Exacto, yeah. Exacto. Kita nyo, isa pa lang po ang aming mic eh. Kailangan pa namin ng maraming mic. Anyway, gambarimas. Anyway, sir. Gusto kong itanong dumating kayo kasi my daughter also experienced the same thing like what happened to you. Gusto kong i-share sa mga kababayan natin dahil although alam natin ang Japan very organized. Yeah. Because of siguro ang daming eroplano, ganito, whatever. Pero through that true experience and it doesn't count talaga kahit sa Pilipinas man din. Para sa akin po, kesikat ka, kaya gano'n hindi po doon. Kaya lang yun na-experience ni Sir Benny Saturno and ni Miss Ladine Rojas nung dumating sila a couple of days. Yeah. Okay, sir. Pakikwento po, Miss Ladine. Yeah. Anong nangyari? Yes. Okay, a few greetings. Konnichiwa! Yes. We are live from Yamanashi, the studio of Vicky-san. Our studio. Yes. Okay. Dumating kasi kami March 29. Hmm. So, ang expected time of arrival natin is 8:10 actually. Mm-mm. So tama naman yung dating ng PR ng Philippine Airlines. And then excited kaming lumabas ng airport because alam namin na for how many years? For so many times kami nagbiyahe ng Japan, talagang smooth lang palagi. So nagulat kami when we reach yung parang area ng immigration. Ano meron? Sabi ni Benny, ay parang linya sa blockbuster movie. So ang ganda pa ng mood namin. Ang ganda ng mood yun. Malaman namin na we needed, ito ha, sa mga Pilipinos na mga magbabalak magbakasyon o yung mga may trabaho dito, first time yung pupunta, mm-hmm. You need to visit yung website ng Visit Japan. Yes. And download the QR code na may mga questions doon. You need to key in
every answer and submit, tapos makaka-receive kayo ng QR code na ipapakita nyo upon arrival. Kasi kami, wala kami noon. Kasi when we boarded the plane sa Terminal 2, tinanong ko na sa ground staff na kung ano pa yung mga kailangan namin. Of course, yung vaccination certificate or vaccination cards nyo. Yes. At least 3 or 4 na vaccines. Two vaccines tapos boosters. Yeah. Very important. Or else, hindi papasok yung boarding pass. Kasi sinasubmit nila yun eh. So, akala namin yun yung, kasi talagang tinanong ko. Ako pa naman makulit ako. So, hindi pa pala. So, as much as possible, kahit sa Philippines pa lang kayo, visit nyo na yung Visit Japan website. Tapos download the QR code. Okay. Akala nyo ba matatapos na yung doon? Hindi. Meron pa. There's more. Yeah. Oh. Diba? So, pagpila namin, papakita yon, kasi syempre kailangan nyo mag-declare na kayo ay walang COVID, kayo ay vaccinated, so safe. Kasi hindi nyo naman talaga sila masisisi kasi nag-iingat pa rin sila dahil meron pa rin COVID. Yeah. Pero pagkatapos noon, yung downpour ng tao, kasi ilang flights yung dumating na sabay-sabay, dahil exciting nga pumunta ng Japan, mga 5,000 siguro na tayong kasabay namin. 5,000? Around that number. Grabe. And the queue is sobrang haba na umabot po kami ng 3 hours. 3 hours. Benny, 3 hours. 3 hours, yeah. Oo. And then, just to queue doon sa line, na hindi namin in-expect kasi sobrang fan kami ng Japan. Hindi naman kami nagalit. Nagbaon kami ng mahabang pasensya. Kasi gusto namin pumunta ng Japan. Oo. Lumabas na ka. Love na love namin ng Japan. Gusto namin pumunta ng Nagulat Japan. Lang kami kasi hindi talaga ganun ang immigration sa Japan. Japan, no. Never nangyayari yan. Mm-hmm. So, we're just doing the interview just to let the Filipino people o kahit sino pang tourist or any nationality who wants to visit Japan, do those things that I mentioned, QR code, visit the Visit Japan website, bring a lot of patience, bottled water. Pala na may mga anak, ano? Even the senior citizen, dapat handa po kayong pumila. Walang special treat, kahit senior citizen ka, kahit bata ka, pipila ka. And ito yung problema, kung 3 hours pipila ka, nagjijingle ka. Paano yun? Tiisin mo yun. Tiisin mo yun. So, Kuya. Anyway, yun yan. Pag medyo nagjijingle ka, pag 3 hours, medyo mahirap ng konti yun. So, kailangan talaga yung pasensya since gusto natin makapunta ng Japan. So, okay lang. So, tiniis namin. But of course, ito naman, itong ginagawa natin, tips sa lahat ng mga turista, especially Pilipino, na gustong pumunta ng Japan, dapat, handa kayo sa anumang mangyayari pagpasok nyo ng immigration. Yeah. Yung ine-expect before kasi, no? Dati napaka-convenient ang ano natin, ang transition natin. Ang dali-dali, pagpasok pero naging mahirap because of the situation, but I'm sure hindi naman papayag ang Japan na ganun na lang. Yes. Aayusin nila yan kasi pag Japan ang pinag-usapan, they always organize yung mga yan. Very, sa lahat ng bagay. Yes. Okay, yun. Mm-mm. Yan. Pero ibig sabihin pala mga kababayan ko, ang mangyayari is kailangan, whether it's morning or evening, hindi natin alam kung ano mangyayari. Then nowadays, talagang, ang number one target after the COVID na makapunta is Japan. Mapuntahan. Yeah. Mapuntahan is Japan, di ba? Yeah. So, expect mo na talaga na maraming babiyahe papuntang Japan, lalo na yung mga walang visa na bansa. Yeah. So, dito talaga ang number one target. Ang target talaga nilang gustong mapuntahan is Japan. Kaya get ready, sabi nga ni Miss Ladine, kailangan ang baon nyo is pasensya. Pasensya. Ang motto is patience. Is a virtue. Yon. Siguro additional tips na magbibiyahe pumunta. Siguro magdala na lang ng mga skyflakes or tubig para in case. Kasi magugutom ka eh. Yung time na pagpasok mo ng immigration, magugutom ka. So, siyempre yung iba,
mahirap pag nagugutom na. So dapat may support ka, especially doon sa mga may anak. Mga anak, may mga buntis, yung mga kailangan nila needs na especially pag nagugutom, mahirap naman 'yun. Oo. So, magre-ready sila sa isang gera. Isang gera. Kailangan yung balay nakahanda. Nakahanda. Yes, yeah. So 'yun. Ano, meron din namang ano, good side na nangyari. Dahil siyempre nililibang namin yung sarili namin sa pila. Yeah. So ang dami namin mga Filipinos na nakilala tas naging friends namin. Yeah. So pag-uwi namin ng Philippines, makaka-connect kami sa kanila. Yun. Actually, napakabait ng Pilipina na nakausap namin. Siguro na-recognize din kami, na-recognize siya ako. Yeah, thank you. Wala kaming ano, wala kaming yen. Sa sarado na yung money changer. Sa paano yan? Sabi niya. Ano kami magte-train? Hindi, walang problema. Sabi niya, bibigyan na lang kita, i-Gcash mo na lang sa akin. Oh, sa Pilipinas. Eh di, hindi ko magawa yung Gcash. Sabi niya, okay lang, sa Pilipinas mo na lang i-Gcash. Hindi naman namin siya kilala. Hindi naman namin siya kilala. Ganun yung naging tiwala niya agad sa amin. Ang galing naman. Na, anong pangalan niya? Ban! Yan! Ban! I know, you're gonna keep in touch kasi napaka swerte namin. Kung hindi namin siya nakilala, Vicky, wala kaming pangbili ng Suica card. Yeah. Ah, Suica card para so, sa train. Napaka-importante niyang Suica card na yan doon sa magta-travel. Siguro, pagpasok nyo, bago kayo mag-exit ng airport, bumili na kayo ng Suica card kasi magagamit nyo sa train, magagamit nyo sa pambili ng drinks and 7-11. Everything. So, advantage yan kaysa magka-cramming kayo, mag-aanap kayo ng kung saan pwedeng bumili ng ticket. At saka kung magkano yung ticket, hindi mo alam eh. Lahat. So, mas naging easier for us to travel papasok sa city ng Japan. Yeah. Kaysa immigration, no? After the immigration. So, ando naman yung saya. Masaya. Andon, oo. Kasi andon. Looking forward naman kami for a long time. Ang tagal namin bago nakabalik ng Japan. Sa mind namin, Vicky, ang narinig na lang namin sinasabi ni Benny kasi medyo sometimes hindi mo mawawala yung nakakapikon, di ba? So, sabi, ginusto namin pumasok sa Japan eh. So, tiis ganda talaga kami. Yes. Tsaka tiis bogey. Diba? So, kasi pagka napikon ka, mas lalong stressful, mas lalong hindi mo magagawa yung talagang plan mo, diba? Hindi mamaayos eh, oo. Para ba yung sinabi sa'yo ni manager, for how many years hindi tayo nagkita, bakit hindi kayo hindi nagmamature na beauty yung dalawa daw for how many years? For FYI, si manager po ang man behind Mag-usap Tayo ni Vicky Osawa. Kung wala siya, wala rin yung show. Si manager napakabait. Sweet siya sa amin. Kaya, we love you, manager. Music manager ang sagot. Yes. So, Benny. Yeah. The music talaga. Ngayon talagang, ayan po mga kababayan ko, narinig nyo mismo. Naka-experience si Mr. Benny Santorno, Miss Ladin Rojas, nang talaga nangyari dito sa Japan on arrival. Pero we do hope na sana, para po sa akin, sana magawa nila ng paraan. Although understand na talagang maraming bumaba sabay-sabay. Diba? Okay. Sabi nga dahil sa QR code may nagsasabi, pero still dapat gumising din sila in a way na alam mo naman ang Japan talagang behave talaga ang Japan. Never na-experience yan. I will share with you din, Miss Ladin, Mr. Benson, my daughter who came here last December, same thing. They waited for 3 hours because of the line. And they have already the QR code, the fast track that time. Everything is there, sabi niya gano'n, with me, mama. And we were waiting for oh my goodness. So, sana po, it's been last year and now it's March. April na nga ngayon eh. April na ngayon. Iba yung ano mo naman. Noong isang araw po, yung isang kababayan natin na kala na Thank you, kay Lord, na hindi na-offload. Ganun din, naghintay. Kontik na yun. Kontik na rin yun. Maraming challenge. Kasi siguro, the reason is because of marami kasing tourists na they wanted to come here sa Japan. Yes. Eh, siyempre, sabay-sabay na ganun ang nasa isip ng tao. So, sabay-sabay yung pasok sa immigration. Sabay-sabay pasok ng tourists. Kaya naman. Pero of course, it will be normalized. Alam mo naman ang Japan, hindi naman papayag nang hindi nila maaayos lahat yan. Totoo yan. And one of the most busiest, ano,
na country na binibisit ng mga foreigners ngayon, yeah, is Japan. Yeah, we love Japan! Yes, yes. Yeah. Woo! Talagang behave sila. Anyway, ayan, binigay na po sa atin ng time ni Mr. Benny Saturna again. Miss Ladine Rojas, gusto ko naman i-share nyo naman kasi maraming mga magulang din na gusto nilang paturuan ng pagkanta ang kanilang anak. Eh, hindi alam kung saan talaga yung, alam yung magiging professional ang anak nila. Gaganda talaga ang boses, di ba? Eh, kaso, walang time na dalin sa school. Oh, yeah. Ayun ang problema ngayon ng mga magulang. Meron man kasi mga magulang din sa Japan na gusto, yung mga anak nila narinig nilang may boses, pero iba pa rin talaga ang professional ang makarinig. Yes. Eh, wala silang alam. I don't know if it's in Japan kung merong online lesson tungkol sa mga music. Kasi po, i-introduce ko po si Miss Ladine Rojas. Paki. Okay. Explain niya. Simula ng pandemic kasi, di ba, lahat halos naging close ang mga establishments, lalo na for music kasi bawal yung face-to-face na because of the COVID. So, nagkaroon kami ng online lessons na in-open ni Venny and then via Zoom yun. So, sa mga estudyante ko na yung taga-Philippines, na-expand pa namin siya global. So I have students na galing sa from Qatar, from US, from Australia, from London, Italy. So shout out sa lahat ng mga students ko. At paano nila kami na contact? You can actually private message me sa aming Venny Saturna Music Facebook page or sa kay Venny Saturna mismo or sa akin sa Ladine Rojas Saturna. And then, lahat ng mga concerns nyo, ilang taon yung bata o kahit adult na, ine-entertain namin yan. As long as ang requirement lang, marunong kayong gumamit ng Zoom at strong yung internet nyo at yung willingness nyo, talagang passion nyo sa pagkanta is there, i-accommodate ko kayo. Because there's setup nila. And then, good setup sa bahay. Yeah. And then from there, sasabihin naman namin sa inyo kung good tayo, we will give you the list of requirements to have a very good reception na parang magkaharap na magkaharap lang tayo. Walang difference kasi maririnig niyo ako as clear as you can and kayo din on your side. So basta mag-inquire kayo, magsabi kayo ng intentions na totoo yung talagang yung passion niyo to learn, we will accommodate you and then we will give you the time at saka the best ever experience of learning music. Okay? And then, ikwento mo yung mga tinuruan mo na naging successful. Ayun. Yeah. Ah, okay. Online, ah. Yes. Because meron na kaming mga achievements nung face-to-face. Pero itong online ko, nakakatuwa. Hindi ko pa talaga sila nami-meet ever in my life. Through online lang talaga. But simula nung pandemic hanggang ngayon, ongoing kami. Why? Because nagkakaroon na sila ng experience makasali sa mga TV contest kasi open na ngayon ng Italy for the coach yung mga contest, contest. Songwriting contest, yeah. No. Singing contest. At nakaka-place sila. Nakakatuwa. And then meron din akong students na in-inquire ng mga magulang nila sa mga pare, itinuro sa amin ni Venny before. Hindi sila nakakapasa ng mga auditions. And now, naging theater actors na sila. Wow! At the age of 7, ngayon yung pinakabata ko na estudyante is part of King and I tour sa Europe, sa London. Musical. So, hi Francis Arte. Tapos yung kuya niya before that, nasa siya eh, Miss Saigon. Pero wala siyang nagawa because parang nag-hibernate kasi nga nagbinata yung boses. Pero nung naturuan ko, he was part of 101 Dalmatian na play. Hindi ko sila nakikita. Personal na training. Online lang. So up to now, nag-anniversary kami. We're having our second year online. At dire-diretso. Tapos meron din from Australia. Magto 2 years na rin kami, ang gagawin naman ng mami niya, iuuwi siya by December, gagawa sila ng sarili nilang
original composition ni Benny, isang Tagalog, isang English, gagawa sila ng MTV at i-release yon sa YouTube Music, sa Spotify, at kung ano-anong digital platform. So, after training, if you want to pursue a career, at dahil alam nyo naman ang Venice Attorney Music, all-in-one kami. So, from training, pwede kayong gumawa ng sarili nyong covers or originals, tapos ilalagay yan sa digital platforms, tapos madi-discover kayo, malay nyo mag-trending kayo. Ipapasok ko na kayo kay Benny. Dahil after the training, kay Benny na kayo. Ayun. Ngayon, naman pa, pakinggan naman natin si Sir Benny sa tournament. Ayun. Ayan. Unang-unang, Vicky. Offer. Yes. Thank you so much for accommodating us. Kasi siyempre every time naman kami pumupunta ng Japan, ikaw lagi, ikaw tayo. Ikaw ang lagi naming hinahanap. Sabi ko sa iyo, dalaga ka pa. Dalaga. Sabi mo. Dalaga ka pa. Magkakilala na tayo. Yung dala pa rin. Dalaga. Ibig sabihin, yung ating maging magkapatid is talagang walang hangganan. Walang ending. Anyway, balikan natin. Of course, ako po ay si Benny Saturno, songwriter, record producer po, galing ng Pilipinas. And ako naman, willing naman akong mag-accommodate ng mga aspiring artists, singers, na gustong magkaroon ng recording. Papaano? Pwede niyo po akong hanapin sa Facebook, Benny A. Saturno, mag-message kayo sa akin. Pag-usap tayo kung paano kayo makakapag-release ng single, kasi ngayon hindi niyo na kailangan na naka-sign up sa isang label. Ngayon, pwede tayong gumawa ng sariling production. Siyempre, medyo gagastos kayo, hindi nang pwedeng libre dahil para maging maganda, we will be working with professional arrangers, professional musician, professional backup chorus, and para maging maganda ang production natin. Ngayon naman, paano tayo magre-record? Let's say, nasa London ka. We can communicate and then gagawan ko ng areglo, papadala ko sa'yo, and then you can record saan mang studio na gusto nyong gawin para huwag na kayong umuwi ng Pilipinas kasi ang mahal lang ticket. Kung magbo-vocal dubbing lang kayo, dyan na lang kayo, and then look for a good vocal coach para maging maganda ang turnout ng recording. Ayun, so uulitin ko, doon sa mga aspiring singers na gustong magkaroon ng single na digital, pwede nyo nang umpisahan. Mag-reach out lang kayo sa akin, mag-message sa akin, and mag-usap tayo kung paano ang proseso ng gagawin nating pagre-recording. Nice. Ayun, so... Nice. Thank you. Thank you so much. So yan, ayan po, nako. Oh, ikot ulit ng mic. Yeah. Ganyan kami nito. Benny, ano tawag dito? Economies? Ano ba tawag? Hindi, Eco-Life. Eco-Life yung pala yun. So, yan po, napakinggan nyo, mga kababayan ko, mga anak nyo, narinig nyo na nasa CR, biglang, may boses ang anak ko. Mm-hmm. Pero paano kaya madidiscovery ito? Mm-hmm. Andyan po, Benny Saturno, i-check nyo sa Facebook, pagbukas nyo, ang dami talaga, and Miss Ladine Rojas, kapag sinabi niya, ipopost po natin yung link mamaya dito saan natin para doon po, pindutin nyo lang at pwede na kayong kung anong gusto nyo tanungin, kung ano pang mga balak nyo para sa inyong anak, or you yourself, you want to be, you know that you have the voice and you want to be discovered, pasok lang po kay Benny Saturno. Hanapin nyo lang po, mamaya po ilalagay natin yung link. Thank you so much, Anthony. Arigato gozaimashita. Alam niyo, hindi pa kami kumakain. Oo nga. Pero masaya tayo kasi makakatulong tayo sa mga aspiring singers. Yes. Na matupad yung kanilang dream na maging kilala, sumikat, and who knows, one of these days, pwede kang another Sarah Geronimo. Yes. O another kung isa pang singer na magiging sikat at naghihintay ang Pilipinas at ang buong mundo para makilala ang isang bagong singer na ipapanganak. Yes. Ako, mga nganak. Then, paano nyo pag na-discover kayo ni Benny, ang maging manager nyo sa Vicky? Yes. And nga pala, bago ko makakalimutan. O nga pala, si Vicky is an artist manager dun sa mga singers na talagang may cake. Na mababait. Na mabait, ha? Of course, mahirap ang proseso. Hindi ganun kadali na mag-manage ng artist. Pero kung mabait kayo, tutulungan kayo ni Vicky. Especially dito na mga aspiring singers based in Japan. Ito yung lapitan. At we are setting up the recording studio.
of Vicky very soon. Very Saturno. Tatanggap kami ng kliyente. And of course, with the on training kami ng ating sound engineer. Yes, Mr. Ano? Daito. Daito, yeah. So, yes. Tinitraining ko siya. And then, hopefully, in a month, ready na po kaming mag-accommodate ng mga clients. Yes. So, yan. Thank you so much, diba? Alam nyo, si Sir Benny, ang isang singer na hanggang ngayon, pinipilit pa rin kumanta. Hirap na hirap si Kuya Benny. Sino ba yun? Ako yun. Ikaw yun? Pero madali na ngayon, Vicky. Kasi may recording studio ka na. Yan nga. Practice lang. Pwede nang unti-untiin natin. At tinuruan ko na siyang magtono. Oh. How to tune. I teach him how to tune the vocals. Wow. Sa mga kababayan ko, maghintay lang po kayo pag in-announce na ni Sir Benny na pwede na rito mag-record yan. Dito lang po kami sa Yamanashi Ken, Japan. Pwede nating gamitin yung pangalan ng studio mo. Benny Saturno Recording yes. Studio. Yamanashi, yes! Abangan nyo po yan. Yeah, yes. Pag ready na po lang, ready na, syempre yeah. Po, andito lang po ang studio natin sa Yamanashi. Ken, habang mamimitas kayo ng prutas, gusto nyo pag-recording muna ang inyong anak. Di ba? Yes. Oh, sige anak, mag-recording ka dyan. Bitas kami ng prutas muna, bahala ka na kayo mag-recording. Ang ganda nun. Oh, di ba? Yan ang istorya dyan eh. Sobrang ganda ng lugar kasi nature na nature. Yes. And then, makikita mo si Mount Fuji. Pagka yes. Maganda yung ano, walang masyadong weather. Well, oh, yeah. Yes. And then very cool, hindi ganoon ka all Tokyo, sobrang dami nang nangyayari dito, medyo slow pace ang buhay dito. Yes. Medyo easy life, medyo nature. So relax ka lang kaya dito na kayo, yung mga malalapit dito sa area. Kahit na malayo, pwede niyo kaming puntahan at kami ang presyo namin ay much cheaper compared doon sa other studio. Kasi alam namin na gusto niyo mag-record at gusto namin kayong tulungan din at the same time. Yes, both yeah. Po. Yo. Both po yan. Maraming salamat, Honte ni Miss Ladine. So, kada marinig niyo po mag-usap tayo, nakita niyo naman. Di ba sinasayag siya, very sweet. Anytime makita mo siya, lagi nakatawa. Kaya ang number one fan niya, ang asawa ko. Kaya po mga kababayan, pasok lang po kayo sa Facebook at ipapasa po namin sa Facebook natin ang link ni Mr. Benny Saturno. Yeah. Sorry ko, tugusay mo ito. Thank you, sir. Yeah, thank you so much. I-improve natin na mag-usap yes. Tayo para mas clearer, maganda yung video, clearer sound, yeah. Tama yung magiging perspective. Balance yan. Kung paano natin sila binabato sa'yo. Thank you. Alright. Yes. Yeah. Thank you so much. At syempre po, bago ang lahat, mga kababayan ko, maganda na ang weather ngayon sa Japan, pero still ingat-ingat pa rin po kayo sa umiikot pa rin daw na COVID. Yeah. Okay po. Thank you so much. Thank you. Thank you, Miss Ladine. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Arigatou gozaimasu. Yeah. Pasok na po sayo sa ating, syempre, little kids, si Lin Sang as EJ. Onegai shimasu. こちら、ジャケティナ、ピンです。今日は、サイゼリアにいます。で、今日は、サイゼリアのおすすめの食べ物を紹介していきたいと思います。エビクリームグラタンが3位です。2位は、マルゲリータピザです。1位はです。ハラミチキン。これはサイゼリアの最高の食べ物ですね。じゃあ次はデザートに行きたいと思います。デザートはこちらとなっております。まずデザートの3位、こちらです。 これは美味しいんだけど、すぐにお腹いっぱいになります。もう売り切れてます。で、2位はこちらです。チョコレートケーキです。これはなんかパウダーがうまい。そうなんです。で、1位はジェラート。ジェラートはなんかミルクの味がすごく良くて、 すごく混ぜるとトロトロになってうまいです。頼むときどうすればいいの？頼むときはクッパをオーデーポカよ。あ、ポイントポイントです。スラタンよ。2位。
この自分が食べたい食べ物のこのここを、はい、ここの食べたいやつをここ書きます。これは DDGJDG、 これをこの紙にこうやって書きます。こういう感じです。で、これはさっきの注文で、これは何個いるかとかを書きます。1個です。でもこれでピンポン押して、どれ、え、これでピンポン押して、これでピンポンを押せば大丈夫。もうここは何も書かないでください。お店の人がここは書きます。 OK、こういう感じです。で、今注文したものです。これ何ですか？こちらは、これは小エビのサラダ。小エビのサラダ L サイズ。 L サイズ、いくらですか？L サイズ500円、普通のサイズ350円。L サイズ、これは、これはちっちゃいよ。これちっちゃいじゃん。ちっちゃいですよね。こちらにどこにあるんですか？ここです。あー、ここにどうする？なんか変わったんですよ、これ。変わったんですか？前まではなんかこういう入れ物に入ってたんですけど、最近これになった。これ取っちゃダメだよ。です。こっちはスプーンで、こっちがない、こっちは何もない。何もないです。あるんだ。これです。子供がいっぱいあります。で、見てて、ね、これね、あの間違い探しになってて。どういう意味これ？なんか間違い探しっていうのは、なんか一緒でもなんか違う絵があるんだ。うーん、例えば、はい、うん、これとこれの色が違うとか。あ、本当だ。でしょ、はい、いっぱいあるんですよ。なんか、はい、探してみたら分かるんですけど、いろいろ違うんです。これ何？ゲームですか？ほら、時計とかもね。これは時計ないで、目の運動です。目の運動？はい、これもスノーメンになってますね。これもあれ、いくつあるんで？これも10個です。あ、10個探さないといけない？あ、教えて。あ、見える？こことここです。あ、こことここでしょ、こことここでしょ、こことここでしょ。あ、えい、うん、これと今4個ぐらい見つけたの？うん、わかりました。ありがとうございます。あと6個、はい、あ、6個探さないといけないね。うん、今日は何頼んだんですか？今日はですね、いっぱい頼みましたね。はい、今日はね、サラダとチキン、辛味チキンとピザを2個と、はい、ジェラート1個と、まあとにかくいっぱい。はい。うん、じゃあみんな。ほら、みんな美味しそうに食べてる。いただきます。いや、もう食べてる。じゃあ、これは何ですか？これはバッファロー。バッファローは動物だ。ピザを2個です。モッツァレラ。モッツァレラがこっちです。モッツァレラ、モッツァレラ。ここのお店に来たら絶対にピザかモッツァレラピザを絶対に買ってください。あと、からみ、あと辛味チキンを買うと、何？見てくれてありがとう。はい、はい、見てくれてありがとう。
Patukong ba? Suhon. Yan po ang ating super little kids na si Ling Chang. Pero ang talagang name niya is EJ. Yesterday, magkakasama po kami dahil nagpunta kami ng size area. Sabi ko, wala ka pang doga, wala ka pang ano, mag-i-edit na ako. O yun, ginawa niya po mismo on the spot dun sa size area. Inintroduce niya mga pagkain sa size area. Alam niya naman size area, ang paborite, manok, di ba? So yan po si ating Lincha. Ngayon naman papasok na tayo sa ating mga Q&A na mas ipinasa mismo ng ating team Mag-Usap Tayo na forever nakasama ng inyong lingkod. Huwag ka mawawala, ah. Mawala na daw lahat, sabi niya. Ito po, pakinggan po natin ang mga question galing po sa ating team Mag-Usap Tayo, Mrs. Zane. Can you hear? Okay. Yes, Miss Vicky, magandang araw po muli at ganoon din po sa ating mga followers. Para po sa ating mga katanungan, ito po ang ating unang katanungan, Miss Vicky. Ma'am Vicky, saan po magpapa-apostil? Iuwi ko po kasi ang cremate bones ng Mr. Kung Japanese. Sana po matugunan ninyo ang aking katanungan. Maraming salamat po. Ah, okay. Ganito po yan, ma'am. Pag halimbawa po na namatayan tayo dito, kung foreign passport, foreigner po ang asawa natin, like say, Japanese. Okay, Japanese po ang husband nyo. Magpapa-apostil po kayo niyan. Taga saan po kayo? Kasi ang alam ko po, apostilan, ang lugar is meron sa Ikebukuro, meron sa Tokyo, meron sa Osaka, at meron sa Shinagawa. Yan lang pong apat na lugar na yan ang alam kong pwede tayo magpa-apostil ng mga cremate na husband natin ng mga documents. Kukuha po kayo ng mga documents like death certificate, kukuha po kayo ng cremation certificate. Yan po mga importante. And also, isasama nyo po, pag pinapa-apostol nyo, isasama nyo po yung unahan ng passport niya. Huwag na po driver's license if I were you. Kasi kung driver's license po yan, ita-translate yan. Although, yung pong ano, cremation certificate, kailangan po nakatranslate yan sa English. Yung death certificate as well, kailangan nakatranslate yan. So at least dalawa lang po ipapatranslate nyo. Not unless yung birth certificate, yung kusikitohong, yung kusikitohong ng husband nyo po, kailangan din pala. So tatlo po, kusikitohong, cremation certificate, at death certificate. Yan po ay kailangan ipa-translate. So, ang translation nyo, tatlo lang in case. And then, yung kung halimbawa ang driver's license na lang walang passport, ita-translate pa rin po yan. Pagsasama-samahin po yan, and then dadalhin nyo po kung saan kayo magpapa-apostil. Kapares po ng sinabi ko, dapat po translated yan. Kapares din po ng sinabi ko, yung apat na lugar na lang po yun ang alam kong pwede kayong magpa-apostil talaga at tatanggapin sa Pilipinas Immigration. Kailangan po yun. Kaya mga kababayan ko, in case po kailangan nyo ng service, andito po ang Mag-Usap Tayo. Pumasok lang po kayo sa FB page, Mag-Usap Tayo. Nag-a-assist po kami ng mga ganyan sa apostil, sa translation. Pero ang apostil po, if I were you, kung taga Tokyo naman kayo, you might as well do it. Kayo na lang po ang pumunta mismo dun sa apostil office. Ituturo po namin sa inyo. Kasi with us po, opisina kami, mamapamahal lang kayo. Yung translation, in case wala po kayong alam kung saan magpa-translate, andito po ang service namin. Kung merong mas mura, go ahead po. Yun po ang dapat nyong gawin para maiwi nyo po ang cremation na ng asawa nyo, yung pong kanya. Kailangan ipa-apostil po talaga yan. Okay po, kunin naman po natin ang pangalawang katanungan. Yes, ito naman po ang ating ikalawang katanungan, Miss Vicky. Thank you. Good day po, ma'am. May tanong po sana ako. Dating Philippine passport, change to Japanese passport na ngayon po. Mm-mm. Magbabakasyon po sana ako sa Pinas this coming Natsu Yasumi. Kasama ko po ang Japanese kong anak ngayon. Ilang days po ba dapat lang ang stay naming mag-ina sa Pilipinas? Thank you in advance po. Okay, ganito po yan.
I'll be honest with you, Japanese passport din po ako. Actually, nabibigyan po rin po tayo bilang Pilipina ng 1 year balikbayan, BB. Nabibigyan ako ng, kapag uwi ko, nabibigyan pa rin po ako ng BB, balikbayan. So, usually, ang pagkakalam ko po, depende po yan sa immigration sa Pilipinas, pagdating nyo, meron po ng karamihan 3 months eh. Pero although may sabi nila, ba't yung husband, yung kakilala ko po nabigyan lang ng 2 weeks? Depende po yan. Kayo po bilang dating Pilipina, baka mabigyan din po kayo ng kaparis ko ng BB, balikbayan. And so with your anak. Depende po yan. Hindi po ako immigration. Pero no worries about it. So kung ang winoworry nyo, yung ticket nyo, yun nga lang po, as a Japanese passport, foreign passport, hindi po pwedeng one way lang ang ticket, two way po yan. Sana yung ticket nyo po, good for 1 year or good for 3 months para kung medyo magtatagal kayo na i-extend nyo. Fair difference lang ang babayaran. Depende po sa ticket na bibili nyo rin yan, yung presyo, syempre. So yung po ang alam ko, no worries about it, lalo na pareho na we used to be a Filipino passport. Yun po. Okay po, yan ang pangalawang katanungan. Dito naman po tayo sa pangatlong katanungan. Okay, ito pa po ang isa nating katanungan. May asawa at 2 anak sa Japan. Opo. Permanent address na po ako sa Japan. Ngayon po, andito ako sa Pinas. Magsi 6 years na po ako sa August. Ngayon po, pabalik na po ako sa Japan bago mag-August. Gusto ko po sanang isama as tourist ang bunso ko pong anak na 12 years old at apo na 13 years old para po ma-apply ko sila ng visa sa Japan. Ano-ano po ba ang dapat kong kunin na requirements? Maraming salamat po. Ulitin po natin yung katanong yan, parang hindi ko masyado naitindihan, pwede. Okay. Okay. Balikan po na lang natin siya. Pasok na lang muna dito sa number 4. Yes po, Miss Vicky. Ito naman po ang ating ika-4 na katanungan. Meron po sana akong ilang mga katanungan. Okay. Meron po kasi akong mga biyanan, Japanese, na kasama sa bahay. Isang 84 years old at 86 years old. Good. At isa po sa option namin ay yung doon sila itira sa Pinas upang doon paalagaan sa aking mga relatives sa Bulacan. Totoo yan. Maaari pa po kaya silang makasakay sa eroplano ang mga ganitong edad? At hindi po kaya mawala yung pensyon nila sa Japan government sakaling sa Pinas na sila manirahan? Pasensya na po sa abala. Marami pong salamat. Okay. Actually, pag halimbawa pong pensyonado ang ating pamilya na Japanese, pwede naman po yung pension nila ipadala na lang sa Pilipinas. Isa yan. Pwede nyo po, bago po umalis, kailangan pumirma na kung ano dapat pirmahan sa pension office. Kasi alam ko po yan, may yearling dapat sagutin eh, pirmahan. Kaya paalam nyo na po na iuwi nyo sa Pilipinas para po yung pension nila, hindi kayo mag-alala, ipadadala po mismo yan ng pension office. Although pagdating sa inyo, peso na po yan. Magtanong po kayo, pwede po yan, hindi naman po. At saka 84 or anong edad, wala naman pong limit ang eroplano. Basta po kaya at walang sakit. Alam mo yon, kung may heavy sakit yan, kailangan niya ng mga doctor certificate. Pero kung hindi naman po, pwede pa naman pong sumakay yan ng eroplano. Basta kakayanin po talaga. Yung po tungkol sa pension, hindi po mawawala yan. Hanggat nabubuhay po sila, diretso ang pension nila. Pero bago kayo umalis, pumunta po kayo sa pension office. Yun po ang masasabi ko. No worries about it po. Yun nga lang, ang tanong doon sa Pilipinas, anong magiging visa nila? Yan po dapat alamin nyo rin mismo, either sa Philippine Embassy or sa immigration. Wala pong worries, hindi po mawawala ang pension nila. Yan po ang masasabi natin. Okay po, pasok naman tayo sa pang-5. Ito po. Para po sa ating huling katanungan, yes. Narito po. Ask ko lang po yung anak ko, pwede po bang magkabisa? Kahit na magre-reco na kami ng asawa kong hapon, 1 year lang kasi ang visa niya, malapit nang matapos. Mm-hmm. Anak ko po siya sa pagkadalaga sa Pilipinas. Pero, andito na siya sa Japan. 20 years old na siya. Ask ko lang po kung paano siya magkakabisa. Maraming salamat po. Okay. Kung halimbawa po maghiwalay kayo at permanent visa po kayo, for sure, di ba?
Ngayon, kung mag-iwalay po kayo ng husband nyo ngayon at nag-worry ka sa anak mo na 20 years old na dalawa year lang ang visa niya, kung ikaw naman may proper income at nagbabayad ka ng mga tax, wala kang problema, wala kang utang, wala kang utang at magandang income mo, tingin ko ikaw na magiging sponsor ng bata. Although, hindi po ako immigration para magsabi na yun ang mangyayari, yun ang dapat yung gawin. If I were you, pwede po kayo magtanong sa immigration. And then, tuturuan po naman, isi-share po nila kung anong dapat yung gawin. At saka mga documents na dapat yung ihanda. Yun po ang aking tingin masasabi. Kasi marami na rin pong mga parents na i-share natin yung mga ganyang bagay na nag-iwalay man sila nung hapon, yung anak niya sa pagkadalaga, dala niya rito, kala niya hindi mabibisa, may nabigyan naman po, marami rin po, pero hindi ako immigration po or lawyer para magsabi sa inyong oo kayo rin, ganun din. Hindi po. If I were you, number one, bayaran niyo po ang tax. Are you paying the tax on your own? Tama ba? Sa mga city tax, whatever, lahat yan, income niyo, proper, na papakita nyo sa immigration na kaya nyo mabuhay mag-ina rito. Yan po ang number one dyan. At yung reason, yung pag nagpa-extend po yung bata, kailangan ahead of time, nag-isip na kayo kung ano magiging reason nyo. Importante po yan. I think it's gonna be okay, pero hindi po ako immigration, as I said. Try nang try lang po. Basta keep working lang po. Don't stop yung income at saka yung mga payments dito. Nasabi nga dito, no pay, no visa. So, yun po. Good luck po yung Gambati Kudasay. Okay po, sundan natin yung kaninang katanungan na hindi ko po nasagot. Eto po siya. Pakinggan po ulit natin. Okay, eto pa po ang isa nating katanungan. Yes. May asawa at dalawang anak sa Japan. Permanent address na po ako sa Japan. Ngayon po, andito ako sa Pinas. Magsi-6 years na po ako sa August. Ngayon po, pabalik na po ako sa Japan bago mag-August. Gusto ko po sanang isama as tourist ang bunso ko pong anak na 12 years old at apo na 13 years old para po ma-apply ko sila ng visa sa Japan. Ano-ano po ba ang dapat kong kunin na requirements? Maraming salamat po. Okay, nasa Pilipinas po kayo, magsi-6 years na. Kung hindi po ako nagkakamali, maski permanent visa, ang pinakamatagal na, maski meron kang multiple entry, huwag kang lalagpas ng 5 years, di po ba? Kung hindi po ako nagkakamali, baka mali po ako, gumenasay. Huwag kang lalagpas ng 5 years, kailangan bumalik ka ng Japan. Di po ba? If I were you, pumunta po kayo sa Japan Embassy. Pakita nyo po kung kailan kayo dumating dito, makikita nila yan. Itanong nyo po bago po kayo lumabas ng bansa. Baka po kasi yung multiple entry nyo, I'm not very sure kung nagbago po ang regulasyon, kung pwedeng mas matagal, kung meron kang multiple entry na 10 years or whatever, pumunta muna po kayo sa Japan Embassy. Tungkol naman po sa apo nyo na gusto nyo madala dito, still, Japan Embassy pa rin po ang sasagot niya bago nyo po sila madala rito. Kung ano mga documents, sila rin po ang sasagot sa inyo. Especially now, 2023, baka may bago pong regulasyon dahil after the COVID yan, di ba? Yun po ang ating masasabi, kaya bago po kayo mag-action ng mga gusto nyo mangyari sa inyong apo, sa inyo, pabalik dito, pumunta muna po kayo sa Japan Embassy at magtanong. Baka mamaya yung kala nyo pwede pang makapasok, eh biglang close na pala para sa inyo. Sana naman po, hindi naman po siguro. Pasensya na po. Yan po mga katanungan galing sa ating team Mag-usap Tayo Forever. Mr. Zane, maraming salamat po. At syempre, dito naman tayo sa ating quotes of the day. Alam nyo yung quotes ko. I just did it few hours ago, yesterday. Ulitin po natin, ho. Lipat tayo sa ating page ng... Okay po. Kasi hindi ko siya naihanda kanina. Ganun. Ito po. Ayan. Okay. Ito po ang ating quotes of the day. Ito po, hindi lang oras ang binabayaran sa iyo ng iyong pinapasukan, kundi ang contribution mo para lumaki at tumagal ang kumpanya ng iyong pinapasukan. Kasi minsan kala mo, yung peora mo, yun ang big deal. Hindi po. Minsan talaga, syempre, bago tayo magtrabaho, although I do understand na bago tayo
pumasok trabaho, magkano kaya per hora? Yan ang una natin tinatanong eh, di ba? Ano kaya may mga benefits? Which is common. Maski ako po siguro baka yun din ang una kong tanongin. Pero I do in my heart po, para sa akin po, nagtatanong din ako, pero I expect na kung halimbawa pinasweldo ako ng ganitong halaga, mas doble ang naibibigay kong kita sa kumpanya. Yung po yun eh. Kasi sumusweldo ka nga, hindi ka naman nakapagbibigay ng magandang kita sa kumpanya. Saan po ba tayo kumukuha ng sweldo? Di ba sa atin, sa pag, kung paano tayo magtrabaho? Kung paano tayo magtrabaho, doon po nakikita talaga. Kaya huwag kang mag-expect na, nako, ganitong-ganito. Yung mga excuses, alam mo yung mga excuses tungkol sa mga ganyan sa trabaho, eh, hindi naman nagbigay ng bonus. Eh, nagreklamo, hindi naman binigay sa akin yung overtime ko, yung ganong-ganito. Pero alam niyo po ba, God is watching you. Huwag kayong ano, dahil lang sa ganong bagay, biglang titigil ka ng trabaho. No. Sa, ano po yan? Nasa gambaro niyo po yan. Kung makikita naman siguro ng kumpanya at kumikita naman ng kumpanya, hindi naman siguro magiging masama ang ugali nung may-ari na anihin niya lang yung inaani niyo ng na ginagawa niyo. I'm sure magiging maganda rin ang puso niya dahil nakita niya ang inyong pagsisikap. Huwag niyo po tignan muna yung irinireklamo niyo sa sarili niyo. Tignan niyo muna kung ano talaga na i-contribute niyo sa kumpanya. Yan po ang ating quote of the day. Ulitin ko, hindi lang oras ang binabayaran sa iyo ng iyong pinapasukan, kundi ang contribution mo para lumaki at tumagal ang kumpanya. Yun po. Yan po ang ating quote of the day. At syempre, maraming salamat. Naku, hindi ko na nasabing o susumiko. Okay po, late man po sasabihin ko sa inyo o susumiko. Ito po nakikita nyo, okay. Ano po ito, yung sa buhok. Yan, ini-spray ko yan. Kasi pag ini-spray mo yan, pag ito lang ang ginamit mo, pag binrush mo, meron pa rin siyang ano, hindi pa rin siya magpa-flat ng ganyan. So meron pa rin nakatayo-tayo. Kasi ako po talagang ganito na itsura. Gusto ko naglaging ganyan ang buhok ko eh. Kaya pag ginamit mo ito, nag-cape ka man, nag-spray net ka man, ginanun mo, minsan nagkakaroon ng butas siya. Unlike if I were you sa ngayon po na discovery ko ang susumi ko sa inyo, hindi na po itong ginagamit ko ngayon. Ang ginagamit ko is this one. You know this one? Diba this is for the ano sa mga sapa, sapatos, panlinis daw. Pero ito po ang ginagamit ko after kong ispray sa ulo ko kasi gusto ko flat siya. Ginagamit ko po ito. Ginaganon ko siya sa buhok ko. And then ayan, nagiging flat talaga siya, nagiging maayos. So, yan po ang aking Ususumi. Maski late na, kailangan sabihin ko dahil kasama yan sa program natin. Ususumi po natin, kung gusto nyo po talagang ganyan, malinis na malinis, clean look ang inyong maging ayos ng buhok dahil mahilig tayo magtali. Kung gagamit kayo yung spray net, gamitin nyo po ito. Although, nabili ko lang ito magkano sa recycle, pero bago naman siya, hindi pa nagamit sa shoes. So, yan po ang ginagamit ko, kaya nakikita nyo ang inyong lingkod, ganyan. Lagi po yan. Yan po ang ating Ususumi. At sa mga question po, pumasok lang po kayo sa FB page. Mag-usap tayo by Vicky Osawa. At ang ating mga translation, nandiyan pa rin po mga ibang services, air ticket na LCC. At syempre po ang ating Netflix, may special offer po tayo na matatapos na po ang ating battle. Kaya meron po kaming special offer na sa tatlong order nyo po ng Netflix, 2,500 kasama na po ang shipping. Limited offer lang po kami for promo. Wala rin pong pilihan. Yoroshik po, maraming salamat po. At syempre, maraming salamat sa Team Mag-Usap Tayo. Kumukonti man kami, pero alam ko, lalaki pa rin kami. maraming salamat po. And also for my last word sa ating mga team, maraming salamat sa mga kasama natin, sa mga followers, Anthony, arigato gozaimashita. At ngayon po, totoo na to, for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigato gozaimashita. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at dagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay. Problema at suliranin
hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo, mag-usap tayo, at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maludodas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi